ba yun yung video na ano ko sa inyo ay itong pag-redesign ni yung tatlong mga bibigatin para sa akin kasi mga mabibigat na mga tao ito sa likod ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga tumulong ito was lang kay Kalida. Si Kalida hindi talaga tumulong ito sa kampanya ni President Bongbong Marcos. Pero masasabi natin itong si Trixie Angeles ay talagang tumutulong ito sa pamamagitan ng vlog. Pinagtatanggol pa nga itong si President Bongbong Marcos sa mga kritiko niya ito. Pero nakakagulat lang dahil itong si Attorney Vic Rodriguez ay dahil itong executive secretary ay nag-resign din. So ngayon ay itong mga, ang sabi natin, anti-Marcos ay nagwawala. Eh, sabi ng mga anti-Marcos, eh, kung hindi daw guilty itong tao na ito, bakit daw mag-resign? Binigyan nila ng kolay ang pag-resign ni AS o Executive Secretary Vic Rodriguez. Ito namang si Kalida ay family issue yung dahilan niya kung bakit siya nag-resign as a chairman of COA. Ito namang si Attorney Trixie Angeles, ang pinaka-main reason niya, health issue niya. Eh, sabi niya ay merong may health issue. So, yan ang mga dahilan nila. Ang pinaka-nakaka-ano sa mga anti-Marcos, itong si Attorney Vic Rodriguez. Alam naman natin, si Attorney Vic Rodriguez ay parang right hand ito ni President Bongbong Marcos. Diba? Eh, pero sasabi natin right hand kasi alam naman natin kung saan si President Bongbong Marcos, nandun itong si Attorney Vic Rodriguez noon. So, bakit daw nag-resign kung hindi ito guilty? Yun ang mga patutsada ng mga anti-Marcos. Eh, alam naman natin, itong anti-Marcos ay nagbabantay lang naman talaga ito ng mga mali. Hindi naman ito nagbibigay ng mga solusyon para makapagtagumpay at mapaganda itong ating bansa. Kundi ang mga anti-Marcos no, ay nag-aabang lang yan kung anong maipuna nila sa ating Pangulo. Ngayon ay nag-resign itong mga masasabi natin medyo matataas na mga tao. Itong si, lalo na itong si Attorney Vic Rodriguez kasi naging sekretary ito. At ang pinupunan nila kasi na parang napasok ito sa issue ng executive number 4 ng pag-i-import ng asukal. So ito yung pinupunan ng mga anti-Marcos. Eh, hindi daw ito guilty, ay bakit daw mag-resign? Sa akin, ay nag-resign ito. Pinaka-ano ko dyan, baka siguro ay gusto niyang magpalipat dahil nga alam naman natin baka nahihirapan siya sa ganyang trabaho kasi ang executive secretary ay hindi biro ng trabaho yan dahil nga right hand ka ng pangulo. 'Di ba? Right hand ka ng pangulo dahil lahat ng mga transaksyon ay maaring dadaan sa iyo. So kaya hindi natin alam ang totoong dahilan nito kasi kung basahin natin yung statement ni Attorney Vic Rodriguez, ang sabi niya ay marunong ko lang pa rin naman siya sa ilalim ni President Bongbong Marcos pero ibang posisyon na, hindi na under executive secretary. Ito naman kay Attorney Trixie Angeles, ang pinaka main reason niya lang ay dahil daw ay mayroong health issue pero pinupuna ng ibang mga maging ang pro Marcos supporters kasi nanghihinayang sila dito kay Attorney Trixie Angeles bakit daw magre-resign. Diba? Bakit magre-resign? So baka siguro sa akin nakikita mayroong napisil itong si o nakipag-usap din itong mga ito kay President Bongbong Marcos na maghanap ng kapalit nila. O di kaya baka mamaya lilipat ito sa ibang departamento. So, pwede naman yan eh. Kung halos naman hindi nila gampanan talaga ang kanilang mga trabaho o bitin ang kanilang pwede naman magpalipat. Nga lang itong si Kalida, medyo sa akin lang kasi kung health issue lang ay kung family issue, napakahabang panahon din ito nanungkulan kay President Duterte. Sa loob ng 6 years, wala tayong narinig na problema sa kanyang pamilya. Ngayon ay kay President Bongbong Marcos na ay nag-resign na. Sa 100 days pa lang, halos 100 days pa lang kahapon, pitsakwat. 4 ay nagre-resign ng mga ito mga kabayan. Kaya pinupuna mga anti-Marcos yan. So, anong reaction dyan mga kabayan sa ganyang pagbitiw at saka itong mga reaksyon ng mga anti-Marcos sa akin, wala namang question dyan. Dahil alam naman natin, desisyon naman nila yan na magre-resign sila.
eh, ano magagawa ng Pangulo kung magre-resign itong mga tao na ito? Di ba? Hindi naman, tandaan natin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit magre-resign ng mga ito, hindi naman niya mag-appoint ng mga taong ilalagay niya sa alanganin ang bansa natin. Di ba? At saka, si President Bongbong Marcos din naman ang nagsasabi niya, walang kakamag-anak kapag nakitaan ni President Bongbong Marcos na hindi ka fit, no? Hindi ka intact doon sa trabaho mo, ay maaari kang aalisin o papalitan. Di ba? Linaw-linaw yan eh. Di ba? At saka alam naman natin yung ipo-appoint ni President Bongbong Marcos ay talagang yung makatulong sa kanya. So baka siguro nakakita pa ng mas magaling, no? Hindi na, lahat naman kasi ng tao sa mundo ay may magaling, may mas magaling pa. Normal yan. So, ito yung isang last part ng ating discussion. Alam niyo ito mga kababayan, kaibigan ko ito eh. Friend ko ito. Ito si Jen Bornasal. Medyo nahaluan na rin ng ang utak eh. Nahaluan na rin ng kugmo eh. Diba? Parang nawala na rin sa hulog. Alam niyo eh, ako po, naging kasama ko ito na maging defender noon sa ilalim ni President Duterte. Nung halos 4 years, nag-iba lang ito ng takbo nung kinampihan niya si Lina Robredo. So ngayon, tingnan mo, mga sinasabi niya, purihin ang mga ibinoto ng taong bayan, dapat kayong masaya sa 31 million kahit wala kayong makain. Eh, bakit? Yun bang, kasi itong Grand Prix na ito, ay parang inilabas ng Singapore na itong si President Bongbong Marcos Anya at itong si Sandro Marcos kasama ng isang celebrity ay no kalalagay sa Sandro Marcos and Alex Mero spotted in Grand Prix website. So parang kung tingnan natin dito sa caption ng iba ay parang tila magkasama dito si President Bongbong Marcos. So, ang tanong natin, dahil nga pinupuna ito ng kaibigan natin, kaibigan ko ito, friend ko ito sa FB, munti ko na i-answering ko na sana kanina, nga lang, hindi ko lang tinutuloy, no? So, ang Pangulo ba, wala ng karapatan magsaya? Yung pagsaya ba, bakit isinisisi mo yung isang tao na gugutom? Bakit yung pag, halimbawa, nanood si President Bongbong Marcos ng Grand Prix, yun ba, isang taon sa dyan nanonood? Ilang minutes lang naman yung pagpapanood niya, eh. Bigyan naman sana ng kunting kasayahan ang Pangulo makapagliwaliw kahit man lang ilang oras lamang. Kasi medyo na-relax yan eh. Pang-relax sa utak. Kasi, di ba? Parang gustong, ang problema kasi sa mga anti-Marcos mga kababayan, gusto nila ang Pangulo ay wala nang panahon sa sarili. Gusto nila isubsob mong lahat ang buong buhay mo dyan sa ano, wala ka nang gagawin kahit banding sa pamilya mo. Wala na. Yan ang utak ng mga anti-Marcos eh. Yan ang pinaka-ayaw na yung sa mga ano. Ito, nakipaglaban ito. Nakipagano ito kay President Duterte. Pero ang utak niya sa huli ay nalason din. Ng sino, alam niyo, ang pinaka-masama, parang masasabi ko, mahina talaga ang utak ng, ano, eh, ng mga anti-Marcos. Eh. Masasabi natin, tatawagin natin ito, na, mga dilawan. Pasok na ito sa dilawan kasi naging utak dilawan na itong kaibigan natin si Jun Bornasal. Dahil nga eh naging ano ito eh naging Duterte defenders ngayon ay naging dilawan defenders na. Tingnan mo pinupunan niya na kasi hindi niya rin si Lini binoto ito dahil pinampanyan niya si Lini Robredo. Eh bakit? So, tanongin natin. Nung vice president ba si Lini Robredo hindi nagliwaliw? 'Di ba? Pumunta ngayon sa Amerika eh. Pumunta sa graduation ng anak. Diba? Halos isang linggo sa doon. So, kino-question nyo ba yun? Diba? Parang gusto nyo nang palabasin nyo ang Pangulo pagkabat presidente na ay walang karapatan magsaya. Ito, yan ang masaklap sa mga anti-dilawan na ito. Anti-Marcos na ito. So, alam mo ng video mga kababayan natin na medyo wala tayong mapupulot na may mga gagawin topic. Ang medyo maganda, medyo ano lang ito, nakakabahala lang ito, no? Para sa mga dilawan, itong pag-resign ng mga mabibigating, ano. Pero sa akin sa tingin, sabi nga ng iba, kahit nag-resign itong tatlo, magtiwala pa rin tayo sa Pangulo dahil alam naman natin ang Pangulo ay hindi naman niya gagawa ng mali sa ating
bansa. Siguro parang may nakita siya mas magaling pa sa mga taong ito. O di kaya ay totoong mayroong personal na dahilan itong tatlo na ito kaya nag-resign. Na wala namang kinalaman talaga yung kanilang yung ilang kanilang mga performance, ibig sabihin yung kanilang kakayahan. Nag-resign lang talaga sila dahil mayroon silang personal na dahilan, hindi sa dahilan na wala sila, hindi nila kayang gampanan ng kanilang trabaho. So kung hindi nila kaya gampanan ng kanilang trabaho at nag-resign sila, eh, mas mabuti din dahil nga alang-alang yan sa ating bansa, di ba? Kasi kung hindi mo naman talaga kaya yung trabaho, eh bakit ka mananatili dyan? Eh mas mainam na mag-resign ka kasi mayroong mas fit dyan sa trabaho na yan. Wala question sa akin. Wala akong question kahit mag-resign dyan. Napakarami dyan. Basta yung anis. Yung ang mahirap kasi dyan, kapituko sa mga namumungkulan na alam ni Manila na hindi nila kaya ang kanilang trabaho, no? Nagkawandang-wandang na ay hindi nila kaya, ay sige pa rin, sige pa rin. Yan ay napakahirap na mindset ng isang tao na alam mo naman kulang yung kalaman mo ay pinipilit mong sarili mo dyan. Siyempre, kung ako, magre-resign ako, baka mayroong mas magaling pa sa posisyon na ito, mas alam ang ganitong trabaho. Di ba? Yan ang mindset. Ako, hangarin ako dito sa tatlo nito ang nag-resign. Eh, baka ang akin tingin, baka hindi nila kaya gampanan ng kanilang trabaho. Baka. Kasi kung aside dyan sa mga pananaw ko, mayroon sila kasing personal dahilan eh. Kalida ay family issue, ay Attorney Trixie Angeles ay health issue, ay Big Rodriguez ang hindi ko lang mano. Kasi wala naman siyang health issue. Ang sabi niya lang kasi sa statement niya, ay manunungkulan pa rin siya sa ilalim ni President Bobo Marcos. Ibang post na, ibang staff, parang staff pa rin siya, pero ibang posisyon na. Pero tingnan natin. So madaling sabi, talagang ginive up ni Attorney Big Rodriguez yung trabaho na ito, itong executive secretary, dahil mabigat naman itong kulang niya, baka sabihin niya, hindi ko naman ito kaya, Mr. President. Ayoko namang magpariwara itong ating, ano, eh, maghanap ka na lang ng ibang, ano, maghanap ka ng mas magaling pa kaysa akin. Yan ay magandang mindset ng isang tao. Hindi yung, alam na hindi mo na kaya, ay pilit ng pilit ka pa rin. Kaya ng kaya, pero sa katotohanan, ay parang si Duque, di ba? Si Duque, nung tinatanong, kayang-kayang-kaya, pero tinan mo, walang solusyon. Natapos na lang yung pandemya nito. Halos patapos na eh. Tingnan mo. Diba? So, hanggang yan na lang mga kabayan. Maraming salamat. Good morning. Yun muna ang ating video, no? Sa araw na ito, Merkulis.